So ngayon naman, magbibigay kami ng tips sa inyo kung paano nyo iinumin o ang barley. So tip number one, inumin yung barley 30 minutes before meal. So preferably walang laman talaga dyan. So bakit? Mas madaling ma-absorb yung nutrients kapag walang laman yung chan. So no worries, hindi po ito gamot. Kaya hindi kayo mag-alala kung baka may side effects ba ito. So isa lang po talaga siyang gulay. So like other gulays po dyan o prutas, wala po itong underdose, wala po itong overdose. And ayun, pwedeng inumin. Basically kasi gulay talaga. Gulay. Like, pag kumain ka ng malunggay, hindi naman magkakasakit kung sobra-sobrang malunggay kakainin mo. Or, gano'n. So, and the more nga na malunggay na kainin mo, mas maganda din. So, gano'n din siya sa barley. The more na barley na inin mo, mas maganda siya. Tip number two, anong pwede mo tip? Tip number two, inumin siya sa malamig na tubig. Kung hindi ka sanay sa... Kasi yung lasa niya talaga, May pagkadamo. Grass talaga. Grass. Pero matamis siya kasi may stevia na halo. Stevia is a natural sweetener pala. So, matamis and grass talaga yung taste niya. Kasi pure nga siya. Pure barley grass talaga siya. Iba-iba kasi yung palasa ng tao. Meron na unang inom, nagustuhan, meron din na. Sabi nga ng iba, ano, lasang matcha. Oo, pwede din siya. Lasang matcha. Tapos, yung iba naman, damo. Hindi nila kaya. So, we recommend kung hindi mo talaga kaya inumin, cold water. Sa cold water siya. So, para mamanhid yung panlata mo. Or i-shake mo kung may... Isipin lang natin yung hindi yung lasa, kundi yung health benefits na makukuha mo. So, parang same lang na pag kumain ka ng ampalaya, di ba? Hindi naman lahat ng tao gusto kumain ng ampalaya kasi nga mapait. Pero makain ka ng ampalaya kasi nga healthy siya. So parang ganun din yung barley. Iinumin mo kasi healthy ka. Yes. Kaya yun. And tip number three. And siguro sa akin, ano, huwag kayong gumamit ng metal kung maghahalo kayo ng barley. So gamitin nyo lang yung plastic or wood. Kasi bakit? Meron sa itong, meron enzymes. And according to math science, metals or enzymes react to metals. So, preferably, we advise na gamitin nyo lang yung wood or plastic sa pag-inom ng barley. Yeah. Yan. And tip number four. Ilang beses ka iinom? Depende. Kasi kung wala ka namang sakit or wala lang, gusto mo lang maging healthy. One sachet, two sachets, okay ka sa your food. Pero kung may nararamdaman ka, may sakit ka, The more the better. So, kung possible na pwede mo siyang gawin sa parang instead na tubig yung inumin mo, every time na mauuhaw ka, barley na. Yun yung advice namin. So, as sa umiinom niya, for 5 years, hindi po kami ano, mga medical experts. Okay. Based lang po ito sa experience namin. Yeah. So, may mga na-trigger kami ng mga doctor or medical disclaimer po, hindi po kami affiliated. Just purely based on our experience. Meron po pala itong dalawang klase. Meron nakasashi. Meron siya parang with water. Ano yung ganyan pa? Ayan siya. Ayan. Meron po itong sashi. And... or... canister. Ito, syempre marami siya. Nasa 110 grams. And yung nasa sachet, yung per sachet kasi nasa 3 grams lang. At kung bibili ka ng box, nasa 30 sachets. So, 90 grams.
grams yung makukuha mo pag box. Per pag canister, 100 grams. So, mas marami. Same price. Pero, mas maraming content ng canister. Ito, buwibil ako ng ganito or gumagamit ako ng sachet kapag, ano, mag-travel. Kasi, syempre, mag-travel ka. Wait lang. Syempre, kung pupunta ka ng restaurant, sachet lang. Tapos yung pangalan mo. Sachet. Pero ito, kung sa bahay ng gano'n. Oo. Kasi yung ginagawa. Right. Try namin mo yung vlog. Papakita namin sa inyo kung ano yung naman niya. Or makita niyo. Sorry, wala na ako lang. Kasi powder. Kapag ano, kapag canister yung binili, meron itong kasamang scoop. Pero hindi sa loob kung galing yan. Meron itong separate na ibibigyan kayo ng scoop. Plastic din. So, pwede mo rin siya gamitin. Pahal. Yep. So, if you balance kasi ng ano, ng isang sachet, dalawang scoop. Dabang kulay. Dabang kulay. Color green. Pero wala siyang halong coloring or what? Ang hirap maging YouTube vlogger. Focus mo. Try namin. Ito, natural green color. So, alam din namin kung saan siya kinukuha. Ito, galing siya sa Pilipinas. So, sinabi din sa amin ng supplier or farm manager. Yung green niya, yan talaga yung green ng card. Walang color. Color. So, yung inumin siya ni Anna. Try mo na. So, yan na siya. Yan ang wala pang, green juice. Wala pang 1 minute. May super food. Oo. Kompleto na siya. Cheers. Cheers. Ayan. So, yun yung juice. Yung barley juice. Dapat may. Ayan. Nakita nyo ba yung ginawa ko? Parang minumulo ko. Actually, ano yun. Nakatanggit siya ako ng seminar. Isang doctor ng, ano, ng Sante. Advice niya na i-stay mo konti dito sa mouth. Kasi below kasi ng tongue natin. Meron, hindi ko alam kung anong term niya. Kasi, pero, na-absorb na agad daw dyan yung nutrients. So, yung advice niya daw, kapag uminom kayo ng mga supplement, i-ano mo, na-stay mo na konti sa punganga para ma-absorb agad. According yun naman sa, ano, sa mga health men, mga integrative doctors, natural doctors, all of, ano naman, international. So, yun. So, masarap siya, guys. Actually, nung first, parang, ano kaya natin yan? Tapos, pero nung huli, nung nakain lang na siya ako, hinahanap-hanap ko na. Natulog niya na. Ayun. So, yun lang, guys. Ano, pinakita lang namin all about farming, our experience, sharing na lang din namin. Balak niyo pumili. Link namin sa comment description kung saan kayo pwede makabili ng authentic and original na Sante product. Kasi ayaw natin ang pink. And syempre, iniinom natin yan at pinapasok na rin sa katawan natin. So, dun tayo syempre sasigurado na authentic. So, hindi siya pink, original. Yes. Yeah. Thank you. Thank you guys for watching and comment nyo kung ano pa yung mga gusto nyo malaman about sa product or baka may gusto yung malaman about sa amin. So, and more vlogs to come and you'll know when we upload one. Bye! Bye-bye! Bye guys!